Sa pagbubukas ng free agency ay unang-una nga o early bird itong Chicago Bulls sa pag-acquire kay Lonzo Ball galing sa Pelicans. Siya nga ay binigyan ng 4 na taon na siyang nagkakahalaga ng $80 million signing trade. At noon pa man talaga ay balak nang mag-trade ng Bulls para sa kanya sa trade deadline, pero hindi yun natuloy. Pero ang akala ng lahat na malinis nga ang kanilang transaksyon para mismo sa NBA ay parang nakakaduda, dahil mabilis na naikasa yung signing trade sa pagitan ng Bulls at ng Pelicans. At kaagad na nagpaimbestiga ang NBA patungkol dito. At kasali na nga rin yung pagkapunta ni Kyle Lowry sa Miami Heat. At bilang parte ng imbestigasyon ay titingnan lahat ng NBA yung mga tawag sa telepono, mga text at mga emails. At hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng NBA dito. Hindi pa po tapos talaga ang NBA kung saan sila ay nagsimula sa mismong pagpunta ni Lonzo Ball sa Chicago Bulls. At hanggang sa ngayon na nagsisimula ng training camp ay patuloy pa rin nga ang kanilang pag-iimbestiga. Pero mga sir, matunog nga din ang mga usap-usapan na mismong ang general manager ng Pelicans ang may pakana nito. At ang pinaka-latest na update bilang kaporsahan ay pupwede nga hong kunin ng NBA ang first round picks ng Bulls, at ganoon na nga rin ang sa Miami Heat. Nagbigay ng 2 first round picks ang Chicago Bulls sa trade kay Nikola Vucevic at 1 first round pick kay DeMar DeRozan. Pero ang kanila nakuha sa signing trade kay Lauri Markkanen, kung saan nakuha nga ng Chicago Bulls si Derek Jones Jr. at kasama na yung protected first round pick na galing nga din sa Portland via 3-team trade, yun mismo ang kukunin ng NBA kung sakaling sila ay mapatunayan sa anti-tampering law ng NBA. At maliban sa pagbawi ng mga picks ay pwede nga rin na pagmultahin ang Chicago Bulls pati na ang Miami Heat dito. At kaya yun mismo ang ating aabangan kung ano nga ba ang kakalabasan ng kanilang investigasyon. At yan ang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always, thank you for watching. Peace out.